Welcome back again to our channel. Bago natin simulan ng ating kwento, ay maaaring pakilike ng ating video, subscribe to our channel, and hit the notification bell for more updates! Ang pagpapatuloy ng ating kwentong Pinamagatang The Mistress. Okay lang, kumpleto na naman ang perang pampa-opera kay Papa. May trabaho pa naman ako sa View Park Hotel. Kaso, 2 beses lang sa 1 linggo. Kailangan ko na din maghanap ng bahay na matutuluyan ko dahil nasettle ko na naman ang kay na Mama at Papa. Habang naglalakad ako, ay naalala ko kung bakit magkatabi si Kayla at si Russell. Biglang kumirot ang puso ko. Ayokong isipin na pinaglalaruan lang nila akong dalawa. Na pinaplastik lang ako ng taong akala ko ay siya na lang ang nakakaunawa sa akin. Ang taong dadami sa akin habang buhay. Iniling ko ang ulo ko. Ayokong isipin ang mga bagay na ito. Ayokong isipin na mag-isa na lang talaga ako sa buhay na ito. Habang naglalakad ako patungo sa hospital, ay biglang tumunog ang cellphone ko. Bella! Nasaan ka ba? Halata ang saya sa boses ni Mama. Nasa trabaho ako, Ma. Mahina kong sabi. Lalabas na ang Papa mo. Success ang operasyon. Nakuha ko na pala ang susi, anak, at ang address ng apartment na kinuha mo para sa amin ng Papa mo. Tumulo ang luha ko. Dahil sa wakas, ay nabawasan na ang dalahin ko. Talaga po? Sige, Ma. Tinatawag na po ako ni Sir. Ingat po kayo. Sabay patay ko na ng tawag. Habang naglalakad ako sa tabi ng Manila Bay at para dumiretso sa View Park Hotel. Sumimoy ang hangin at naisipan kong umupo muna sandali sa tabi para lang hapin ang simoy ng hangin. Maya-maya pa ay may nag-abot sa akin ng mainit na kape. Tiningnan ko muna kung sino iyon. Si Samantha pala. Kaya agad ko na din tinanggap ang mainit na kape. Bella, sorry ha. Nagtaka ako kung bakit siya humihingi ng tawad. Bakit? Para saan? Nagtataka kong tanong sa kanya. Ha? Hindi mo pa alam? Nagulat siya sa aking sinabi. Ang ano? Sabihin mo na kasi. Pagpupumilit kong sabi sa kanya. Nagbawas na kasi ng trabahador si Sir at isa ka sa mga binanggit niya kanina. Mahinang sabi ni Samantha na tila ikinatigil ng mundo ko. Bakit? Bakit ba nangyayari sa akin to? Sabi ko na lamang sa sarili ko. Bella, pasok na ako sa loob ha. Baka may dumating eh. At tumayo na siya at pumasok na sa loob. Naguguluhan na ako. Akala ko ayos na. Akala ko wala na akong problema. Ilang minuto akong nagmumuni-muni at nagsimula na akong maglakad palayo sa View Park Hotel. Hindi ko na tinangkang pumasok pa. Wala na din naman akong mapapala. Habang naglalakad ako, ay naputol ang takong ng sapatos ko. Kinuha ko at nilimot ko para tingnan, kaso ay hindi maayos. Dahil matagal na din naman ito at luma na. Sa mga pangyayari ngayon
Parang gusto ko nang ituloy ang pagtalon ko sa bangin. Bumaba ako papuntang tabing dagat at nagsimula na akong sumigaw at umiyak. Hindi ko na kinakaya. Pagkatapos ng isang problema, may panibago na namang kapalit. Ano bang kasalanang ginawa ko? At bakit pinaparusahan ako ng ganito? Umiyak ako ng umiyak hanggang sa nawala na ako ng malay. Pagmulat ko ng mga mata ko ay parang deja vu. Nandito na naman ako sa kwartong binalot ng kulay abo at itim. Gusto kong bumangon pero ayaw makisama ng katawan ko. Tumingin ako sa buwan na tanaw na tanaw sa kamang ito. Nakaagaw ng pansin ko ang lalaking nakaupo sa sofa. Pinagmasdan ko siya. Habang nakatingin siya sa akin, kinabahan ako na baka may gawin siya sa aking masama. Matulog ka pa, Kitten. I know na madami kang pinagdadaanan ngayon. Sabi niya na parabang nang iinsulto pa. May kinalalaman ka ba sa pagkatanggal sa akin sa trabaho? Tanong ko sa kanya. Paano kung sabihin kong oo? Aniyas sa palabirong sabi. Bakit? Ano bang gusto mo? Sana pinatay mo na lang ako. Hindi mo ba alam ang paghihirap na pinagdadaanan ko ngayon? Sabay tulo ng luha ko sa aking mga mata. Sabi ko naman sa'yo, lahat ng gusto ko, makukuha ko. Sabi niya sa akin. Ganyan ba kalungkot ang buhay mo para manira ng buhay ng iba? Sabi ko sa kanya habang tuluyan pa din ang pagtulo ng luha ko. Matulog ka na lang. Tumayo siya at lumabas na ng kwarto. Habang ako, patuloy pa rin sa pag-iyak. Hindi ko matanggap ang gulong pinasok ko, ang buhay na kakaharapin ko. Nakatulog na lang akong umiiyak. Kinabukasan ay nagising ako sa tunog ng isang cellphone na parabang may tumatawag. Hinanap ko kung saan nagmumula ang tawag. Nakita ko ang isang cellphone na nakalagay sa sofa kung saan nakaupo ang lalaki kagabi. Nang kuhanin ko ang cellphone, ay isang pangalan ng babae ang tumatawag. Walang iba kundi si Tracy. Pero sinong Tracy? Si Ma'am Tracy kaya? Namatay ang tawag at bumungad ang message notification galing sa pangalang Tracy. Nasaan ka na, babe? Bakit ba hindi ka man lang dito natulog sa bahay? Ilang linggo pa lang ang nakakaraan ng maikasal tayo. Ganyan ka na agad sa akin. Call me back, okay? At nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang contact photo. Walang iba kundi si Ma'am Tracy nga. Kaya ba ako natanggal sa trabaho dahil sa nangyari noong isang gabi na bumayad ng malaki ang lalaking iyon? Kasal na pala siya pero bakit niya ay pinipilit na bumalik ako sa kanya? Kailangan ko nang umalis. Nang lalabas na ako ng kwarto ay napansin kong iba na ang suot ko. Pero hindi ko na iyon pinansin. Nang bubuksan ko ng pinto ay biglang papasok naman siya. Good morning, Kitten. Bati niya. Aalis na ako. Sigaw kong sabi sa kanya sabay tulak dahil nakahara siya sa pinto na dadaanan ko. Bakit ka pa nagmamadali? Let's have breakfast. Okay? Sabi niya sabay hawak sa braso ko. Pinaglalaroan mo ba ako? Sabi ko sa kanya.
Hindi ah. Kumalma ka nga. Sabi niya at dahan-dahang binitawan ang aking kamay. At dumiretso na ako palabas ng kwarto. Nang marating ko ang pinto, ay hindi ko ito mabuksan. Kitten, huwag ka nang magpumilit pa. Alam kong wala ka nang mapupuntahan. Sabi niya na tila nang iinsulto na naman. Bakit niya alam? Ini-stalk niyo ba ako? Kumain ka na. Simula ngayon, dito ka na, sa ayaw at sa gusto mo. Baka nakakalimutan mo. Ang pinangpagamot mo sa papa mo ay galing sa akin. Tsaka Bella, accept the fact na kailangan mo na ako. Sabi niya sa akin. Sino ka ba? Hindi nga kita kilala. Tsaka kita ko sa phone mo. You're married. Sabi ko sa kanya. Ah, Tracy? Yeah, she's my wife. Arranged marriage lang yun, Bella. Are you jealous? Tanong niya sa akin. At bakit ako magseselos? Sino ka ba sa buhay ko? Tanong ko sa kanya. Bella, please stay. Sabi niya at tumungo siya sa kusina. Umupo ako sa sofa. Gulong-gulo na ako. Pero ano pa pang magagawa ko? Nakaramdam ako ng bigat sa pantog ko. Kaya naisipan kong mag-CR muna nang bigla akong nahilo. Nagising na lang ako na nasa isa akong kwarto. Nakabaligtaran ang hitsura sa kwarto ng bahay niya. Kulay puti ito na may maliwanag na ilaw. Habang pinaprocess pa ng utak ko kung nasaan ako, ay biglang may pumasok na doktor. Wow! Sakto pa palang dating ko. Sabi ng doktor na lumapit sa katabi ng kamang aking kinahihigaan. Doc, what's wrong with her? Tanong ng lalaki. Sir, ayon sa result, stress si ma'am. Sabi ng doktor. Paano niyo po nalaman? Sagot ko naman. Mister, iwasan niyo po ang mga bagay na nakakapagpa-stress sa misis niyo. Makakasama po iyon sa baby. Pagkasabi niya niyon, ay biglang tumigil na naman ang mundo ko. Bakit ganito na lang ako tarutuhin ng mundo? Bakit parang pinaglihi ako sa problema? Wala na akong pambili ng pagkain, tapos may isa na namang humihinga sa loob ng tiyan ko na dapat ay pakainin. Tama ba ito? Tama ba na ituloy ko pa ito? Nang lumabas ang doktor, ay tumingin sa akin ang lalaki. Narinig mo ba ang sinabi ng doktor? Sabi ng lalaki sa akin. Ano bang pakialam mo? Hindi naman siya ang baby na ito. Sigaw kong sabi sa kanya. Paano hindi, Bella? Unang kita ko pa lang sa iyo ay pinasusubaybayan na kita. That's why I know lahat ng ginagawa mo. Biglang humiti ng kakaiba ang lalaking nasa harapan ko. Ano kaya ng lalaking iyon ang baby na nasa loob ng sinapupunan niya? Para sa mga susunod pang kaganapan, maaaring pakilike ng ating video, pindutin ang subscribe button, ganun na rin ang notification bell for more updates!